pa lang sa supermarket dito sa Mandaue City sa Cebu, ang dispatcher na si Clentoy, tilian na! Hindi dahil sa kanyang pambihirang appeal, pero dahil sa kanyang mga sidekick na nakasampa pa sa kanyang mga balikat na dalawang daga. Ang dumi-dumi, nakakadiri. Nakakapag pa siya pagdaga, inaragaan. Ayaw talaga, diri para sa akin. Ratatouille yan. Marami sa atin, pati nga ho ako, takot at nandidiri sa kanila. Daga! Pero ibahin niyo po ang lalaking ito mula sa Mandaue City sa Cebu na hindi dinadaga ang dibdib sa kanyang pet. Ang turing ni Clentoy sa kanyang mga pet rat. Ito si Sheena, ito si Janre. Para raw tunay na anak. Yung daga dito sa balikat ko, wala na akong nalaman. Hindi ko nangangat eh. Sa alaga ko nilagay ko dito, hindi ko natakot sa sakit sa ilaga. Kaya nilagaan ko nilang mabuti yan. Sina Jenna at Janre, itim ang balahibo. Yung mga kung tawagin, house rat o dagang bahay. At habang nag-iipon pa si Clentoy ng pambili ng kulungan, ang lumang electric fan cover na ito muna ang kanilang harang. Pag laki nila, bibili ko ng malaki kulungan para malaki yung pag-ikot-ikot nila. Most of the countries, they consider the black rat as pest. This is my first time knowing someone na nandito sa Cebu na nag-aalaga ng house rat. Hindi lang siya common, pero hindi naman ganun kahirap mag-domesticate ng house rat. Pero para sa mga nandidiri sa kanyang mga pet, huwag daw kayo. Dahil pagka-uwi sa kanilang lungga, ang mga alagang daga ni Clentoy, twice a day pa raw niya kung paliguan. Yung sumpaligo ko, ilagay mo sa planggana, ilagyan mo ng shampoo. Tapos yan, ilagay ko dito, tapos ilabas ko sila. Ang daga niya, limpyo man. Hindi man madumi ang lawas sa daga. Hindi ako magtakot sa daga niya. Maraming daga dyan. Ang takot ko, kasi kagaton tayo niya. Mayroon ng rabies. At kung ang ibang mga mababait sumasalisi sa kusina para may makain, sina Jenna at Janre, hindi na raw kailangan dahil meron pa silang special meal. Sosyal! Kain ko ng gatas. Kaya malaki naman ngayon. Hinaluan ko ng pigs. Thus served din daw ng mga itong tawaging mababait. Hindi raw kasi sila naninira o ngumangat-ngat ng mga gamit. Yung daga ko, nilabas ko. Yung gamit hindi man mas masira. Naglaro-laro lang sila ganun. Tago-tago sa ano sa mga online, ganun lang, sabol. Magtatatlong buwan na mula nung itinapon ng kapitbahay ni Clentoy, sina Jenna at Janre, na noon, mga bubwit pa lang. Yung daga, nakita ko sa ano sa daanan, tinapon nila, maliit pa. Pakit pa yung mata nila. Yan nga, naawa ako, kinuha ako, kinukup ko para mabuhay sila. Ang 300 pesos na kita niya bilang dispatcher, araw-araw, pinagkakasya niya sa pangangailangan ng apat niyang mga anak at dalawa niyang alagang daga. Sa pakiramdam ko, minsan mahirap ako sa daga. Kahit konti ang sweldo, budget ko lang. Sa gatas, mga 12 pesos. Paabot ng 3 araw. Sa shampoo, 8 pesos. Yung conditioner, 7 pesos. Paabot ng 5 araw. Uy, kasama ta. Sa pag-aalaga kasi ng kanyang mga daga, ibinubuhos ni Clentoy ang kanyang kalungkutan matapos daw siyang hiwalayan ng kanyang misis. Nagkiwalay kami ni misis. Yung mga anak ko, doon sa asawa ko. Pero papunta mo lang dito, hingiin mo lang pira. At mamatayan ng mga magulang. Sinanay ko namatay July 1, 2022. Tapos yung tatay ko namatay din June 4, 2023. Kinakausap yung alaga, paminsan-minsan lang para mawala yung mga problema ko. Yung namatay yung malay ko, yung asawa ko, nawala. Nihiwalay kami. Kapag magkwito ako, iyak ako. Ma-paisip ko yung papa ko. Ano yung kinukwento niyo sa kanila, sir, sa mga alaga? Mabuhay silang maayos. Yun lang ang gusto ko. Hindi ko gusto lang, mamatay sila. Ligtas nga bang gawing pet ang mga dagang bahay? Kung interesado talaga na mag-alaga ng hayop kagaya ng daga, dapat yung owner mag-consult muna ng licensed vet to be sure na yung type of species ng rat ma-consider as pet.
Nitong Miyerkules, si Clentoy sinamahan ng aming team sa veterinarian para ipatingin ang kanyang mga anak-anakan. Yung pagdodomesticate ng black rat, hindi naman masama yun. Pero they're animals, nangangagat yan sila eh. Ang advice ko sa kanila is they need to have the pre-exposure vaccine ng rabies. Kasi hindi naman natin alam kung kailan mangangagat yung daga. May mga sakit kasi na nahahawa yung tao sa dinadala ng black rat. Yun yung tinatawag na zoonotic disease. Like for example, the leptospirosis. Ito lang, bigyan mo lang ng konti. Ang mga daga, binigyan ng gamot at multivitamins. Neregaluhan na rin sila ng bago at tig isang kulungan. Saya ako. Kaya yung kids ko yung una, luma ko yun. Takip lang yung trikpan yun. Kaya ngayon, ito na. Kutitit lang ko sa daga ko para mawala yung mga problema ko. Kaya nga, alagaan ko mabuti yung daga ko. Hanggang ngayon, masaya ako. Ay, pangako nga, hanggang buhay pa ako, alagaan ko sa mabuti. Peste, kung ituring sila ng marami, pinandidirihan. Kinatatakutan. Pero para kay Clentoy, kailanman hindi raw dadagain ang kanyang dibdib. Dahil alam niyang sa kanyang mga alaga, he always has a shoulder to cry on. Ow! Ang malalawak na sagingang ito sa Sitio Sardap, Barangay Digkilaan, Iligan City, araw-araw sinasadya ng mga residente, hindi para kumuha ng bunga. Dami tubig. Oo, ito. Sa bundok. Kundi para kolektahin ang katas ng tubig mula sa katawan ng mga puno ng saging na kanilang iniinom sa paniniwalang di umano gamot ito sa high blood o alta presyon. Ito mga idol, mabisa itong gamot ng high blood. Marami nang nagamot dito sa amin, oh. Manamis-tamis, medyo mapakla. Naubos gid akong BP na, basko pud akong lawas. Nahingaan akong lawas, dahil nawala ang sakit sa akong ulo. Ito na nga kaya ang sagot sa nakaka-high blood na presyo ng maintenance na gamot para sa high blood. Marami nang nagamot dito sa amin, oh. Ang 37 anyos na si Dongs, 3 taon nang iniinda ang kanyang alta presyon. Hindi ako makahinga minsan. Manikip dito ang dibdib ko, tapos parang mawalan ako ng lakas. Pag mainit, pa-BP ko, dugo ko, 190 over 110. Sa mga kinakain ko siguro, ma'am, kasi mahilig ako sa karne. Paborito ko yung mga may oil, kaya siguro nag-high blood. May iniinom ako na gamot para sa high blood, pero hinahanap ko yung mga herbal-herbal. Dahil dito, ang naisip niyang solusyon, ang araw-araw na pag-inom ng tubig o katas mula sa pinutol na puno ng saging. Ito na ang puputulin ko, ang saging na saba. Para masigurong may lumabas na katas, dapat singtaas daw ng bewang ng tao ang putol sa puno. Tapos binutasan, butasan mo yung mga alas 5 ng hapon at saka alas 6 ng hapon. Oh, balutan natin yung plastic. Para walang insekto na makapasok at lagyan natin ng guma ito. Malinis na malinis talaga yan kasi yung plastic hindi pa nagamit kahit kailan. Ito, bukas, kukunin ko ang tubig. Pagka umaga, punong-puno ng tubig yan. Sarap itong inumin. Madala, sir, 2 litro, minsan 3. Pag malalim yung butas mo, sir, madami ding tubig makuha. Sa isang araw, nakakaubos siya ng 3 litro nito. Masarap ang tubig, ma'am, pag umaga. Medyo may matamis na malamig. Hindi naman siya masakit sa tiyan. Matapos lang daw ang 8 araw na pag-inom ng tubig saging, ang 190 over 110 niyang blood pressure, himala raw na bumaba. Hindi na ako nahihilo, kaya parang gumaan ang pakiramdam ko. Pagpunta ko doon, yung dugo ko 140 over 90. Sabi ko, mabisa talaga. Ang nagturo raw nito kay Dongs, ang albularyong si Harlito, na ang pag-inom daw ng katas mula sa puno ng saging bilang gamot sa high blood, kanya raw na panaginipan. Pagkagabi natulog ako, magihatag ang panalangin sa hitasap. Sa akong katulogor, ipagamit ang naang saginga para sa mga high blood. Anaasa pagkater, bago na magkusugo na pagbangang. Ang
ang katas mula sa puno ipinaiinom ni Harlito sa misis niyang si Maria. Ang dugo niya sa pag-atake 200 over 110. So akong ipainom tulo ka adlaw sa ato pa siyam kabaso ang narot. At napaabagi noong Maria raw siya sa resulta. Pasalamat ko sa ato ang magagagahom atong Ginoong Diyos. Pagbipin niya 140 over 90. Sukad sa pag-inom na ako sa kuan, kanang saging, wala naman kong mag-atake sa high blood. Dahil sa kanilang testimonya, sa kanilang barangay, marami tuloy gumaya. Tibog yun siya kay na sulayan na sa akong mama, sa akong papa. Sa kong maigsoon. Sa una, pa-BP ko 150 over 90, karon 120 over 80. Katunayan, sa mga bakuran, napansin-pansing maraming tagpas na puno ng saging. Ang iba nga, halos hindi na pinapansin ang bunga. Ang BP ni Junisa, umabot daw ng 180 over 100. At kumakain ng kanin baboy at saka laman luod, pabirito ko yan. Sakit yung katawan ko. Yun ang nakuan ko sa high blood. Pero mula raw nung inaraw-araw niya ang pag-inom ng tubig saging, hindi na raw siya uminom pa ng kanyang maintenance. Na malaking kabawasan din daw sa kanilang panggastos, lalo't umaabot ito ng 400 pesos kada buwan. Ubus ang blood pressure ko na 170 over 90. Pero may basihan nga ba sa siyensya at medisina na ang katas mula sa puno ng saging nakapagpapababa ng blood pressure? Ligtas nga rin ba itong inumin? Ang isa sa mga puno ng saging na pinagkuhanan ng tubig ni Harlito, sinuri ng isang botanist o eksperto sa mga halaman. Kuha po tayo ng sample ng tubig para po ma-test sa laboratory, ma'am. Kailangan po natin ng 1 litro. Ang nakolektang tubig, dinala sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology kung saan ito sumailalim sa tinatawag na phytochemical screening. I need to evaporate this. So 5 evaporating dish per sample. Kinabukasan, lumabas na ang resulta. Positive for alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, and steroids. Properties niya, pwede siyang antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, antifungal, antimitotic, no? Ito mga idol, mabisa itong gamot ng high blood. Pwede po siyang makapagpababa ng high blood, pero kailangan pa po ito ng masusing pag-aaral. Base po dun sa ocular inspection, malinis po tignan yung tubig niya. Pero po, pagsasali na po, parang change po ng color. Yung sa ginagawa po nilang pagtatakip ng plastic, hindi po masyado siyang hygienic. Hindi pa tayo makakonclude na safe yun. Wala pang pag-aaral na nakakapagsabi na ang tubig mula sa mga puno ng saging ay may medicinal properties dahil walang clinical trial ang nag-e-explore pa nito as of now. Hindi natin masasabi kung safe silang inumin dahil madali kasi ma-contaminate ng bacteria. Napakalaki ng potential. Hopefully, kamukha nga ng nakita na yan, baka isa yan sa mapag-aralan. Ang medisina ay dynamic. We can learn from nature at sana yung mga colleagues nating mga doktor at scientist, huwag itong baliwalain. Importante ang maintenance kasi kailangan kontrolado ang blood pressure. No? Hindi natin ma-predict yun kung kailan biglang tataas ang blood pressure. Hanggat maaari, bisa ng pag-exercise na regular at saka yung pagbawas ng mga maalat na kinakain. Malaking bagay na yun sa pagbaba ng blood pressure bukod sa gamot. Tropical areas like dito sa Pilipinas, pag putulin mo yung saging, madali yung dumadami. No? Kung massive talaga, doon ang problema kasi na-expose yung puno niya. Tapos doon ang entry point ng mga bakterya, virus na aatake sa ating mga tanim na saging. Pag-isipan ko muna kung hihinto ba ako hindi. Kasi sa lahat ng uminom dito, wala ding nagka-infeksyon. Lahat sila gumagaling. Hanggang gumaling ako, hanggat pag-normal aking dugo, saka ko na hihinto ang pag-inom. Ang puno ng saging, marami naman talagang benepisyo. Mula bunga, dahon, ang ubod, at ang katawan ng puno mismo. Hindi ba nga't sinasabing ito lang ang puno na may puso? Pero bago tayo maniwala, kung ang puno ng saging may taglay nga bang gamot, hintayin po muna natin ang sasabihin ng mga eksperto.
I-follow up po natin ang naikwento na namin sa inyo tungkol sa buwis buhay na hanap buhay ng mga tindera ng pantalan sa Zamboanga City na para lang makasampa sa barko para makapaglako, nakikipaghabulan sila sa mga otoridad. Ang magandang balita, 5 buwan mula po nung una natin silang naitampok sa peligro at sa kahirapan, unti-unti na silang nakakaahon. Labas na kayo para hindi kami mahuli. Alis na, alis! Sa nakalipas na mga taon, ganito ang karaniwang eksena sa pantalang ito sa Zamboanga City. Ang mga vendor tila nakikipagpatintero sa mga kawani ng PPA o ng Philippine Ports Authority. Isa sa kanila, si Josephine. Minsan matutumba ka, madadamage yung paninda mo. Yun, parang feeling mo na kriminal ka kasi hahabulin ka. Pero magbebenta ka lang naman. Yung maghahanap buhay ka lang para sa pamilya mo. Noon pa man daw kasi, ipinagbabawal na ang mga unauthorized vendor sa pantalan. Kaya para patakas na makapagtinda ang mga katulad ni Josephine, dumadaan sa katabi nitong beach para maiwasan ang mga gwardiya. At dito nangyayari ang isang nakababahalang gawain. Ang mga nagtitinda, buwis buhay na lalangoy ng may layong mahigit 1 kilometro para papuslit na makapagtinda sa mga nakadaong na barko. Lalangoy na kami papuntang pier. Aakyatin yung barko. Doon na din maglalako. Alas 10 ng umaga, si Josephine hinango na ang kanyang mga ititinda. Ngayon ang ibebenta ko, donut at saka rice pop. Ang kanyang mga kontrabando na tinapay at pampasalubong, ibinalot niya sa 2 malalaking plastic bag. Dinodoble ko kasi lalangoy ako. Para safe siya na hindi mapasukan ng tubig, kailangan ko talaga siya idoble. Protection daw ito, hindi lang sa matinding init at para hindi mabasa. Dito, kasabay niyang nag-aabang ang humigit kumulang 30 pang mga kapwa niya vendor. Maya-maya pa. Bit-bit ang kanyang paninda, si Josephine. Sumuong na sa lagpas taong lalim ng dagat. Lalangoy pa ng 20 minuto si Josephine para marating ang nakadaong na barko. Nakakatakot, especially pag malakas yung alon. Minsan madadala yung paninda mo, hahabulin mo na naman. Ito lang yung way na mabibigyan namin ng maayos na pagkain yung mga pamilya namin, kahit pa delikado. Hanggang sa kalagitnaan ng kanilang paglangoy, naispatan sila ng mga rumorondang gwardiya. Labas na kayo para hindi kami mahuli. Every day nag-a-attempt, may nakakalusot talaga. Every day meron tayong nahuhuli. Nag-i-insist pa rin sila. Nag-iingi lang kami ng papel sa kanila. Kahit isang barko lang, basta makabenta lang kami. Alam naman namin na bawal yun, pero wala kaming magawa. Kasi yun talaga yung hanap buhay na kagisnanan namin mula bata pa kami. Sinasaktan kami pag yung alam nila na parating na kami. Anong gagawin natin ngayon? Antay na lang namin. Maya-maya lang, nung masigurong wala nang bantay, sina Josephine lumusong ulit sa dagat. Ang kanilang paninda, ang siya na rin nilang salbabida. At dumoble pa ang panganib dahil halos kasalubungan na nila ang iba pang mga dumadaang laglalakihang barko.
sasakyat. Wala na siyang palit-palit pa ng damit. Tinda agad! Donut! Galati, na-try ko na mag-scaler, na-try ko na mag-guard. Pero yung ba, yung araw-araw nakita, yun ang habol namin. Sisikmurahin mo lang talaga yung paglangoy. Donut, ampaw! No choice ka. Ganun talaga. Kailangan mo pagsikapan. Doon mas nabibigay namin yung pangaing na ilangan ng anak namin. Kasi araw-araw na meron. Basta sipagan mo lang, makakabenta ka talaga. Ilang minuto bago umalis ang barko. Ang mga vendor. Isa-isa nang nagtalunan sa dagat. Kabilang na si Sherwina na 7 buwan pa man ding buntis. Tatalo na kami, uli man kami doon kahit malaki ang tiyan ko. Ang mga mag-anak ko mga 7 adlaw pa ako mag-kuan. Benta na lang dito sa Pantalan. Mga ako mag-anak na, mga 7 adlaw pa ako ang pupunta dito sa Pantalan. Hingal kabayong lumangoy si Sherwina, pabalik ng Pantalan. Yay lang yung kwan ko rin ang bantan. Sa bahay na lang siya, nagbabantay mga anak ko. Na, crownita na sa bako sa wala man magkwan sa amin. Samantala, ang kinita ni Josephine nung oras na yon. 400, yun sa umaga lang. Lahat ng ito, titiisin daw niya para sa espesyal niyang anak, si Erich. Sige na, ligo tayo sa tapos yan. Kahit anong hirap ng buhay na magbebenta kami dyan, papaluin man kami ng mga escort, hahabulin kami, hahatakin kami, hindi kami masamang tao. Napaka-dangerous talaga nung ginagawa nila. Either magkakos ng injury, ma'am, or masagasaan sila, matatamaan sila ng propeller, at the most, ma'am, mamatay talaga sila dyan. Yung government, sana makita nila yung sitwasyon namin. Hindi namin ginusto na maging mahirap. Pagka-ere ng aming report, nito lang Pebrero, ang pampang ng Paseo del Mar, kung saan noon pumupuslit sina Josephine. Agad na ipinasara ng lokal na pamahalaan. Pina-stop natin, no, kasi for their safety po. Kaya sina Josephine at ang iba pa niyang mga kasama, hindi na nagawa pang lumangoy sa dagat para makapagtinda sa mga nakadaong na barko. Yung iba, nagalit kasi syempre yun lang yung alam na hanap buhay, ganon. Itlog. Nung umagang yon, si Josephine abala sa pamimili ng kanyang mga ilalako. Batchoy. Sa. Pero ang kanyang mga paninda, hindi na niya dinala sa Pampang. Hindi na rin niya ang mga ito kailangang ipuslit o itago. Dahil si Josephine at ang iba pa niyang mga kasama, dito na ngayon nagtitinda sa bagong bukas nilang mga pwesto na kung tawagin, tindahan sa Pantalan. Ito na nga yung hinintay ko, natupad na po. Hindi na ako maglangoy para lang magbebenta. Hindi na namin kailangan ng sakripisyo yung kaligtasan namin. Ang pagbibigay ng disente at ligtas na pwesto ang naisip na solusyon ng Philippine Ports Authority ng Zamboanga City para matigil na ang buwis buhay na pagtitinda ng mga vendor sa Pantalan. Na-feature po kami sa MGS. Nag-come up ng concept na tulungan ang mga ambulant vendors natin para makapagligosyo ng legal at saka safe. At ito na nga po ang tindahan sa Pantalan. Meron silang listahan ng mga swimmer vendors na identify namin ang may mga interest talaga mag-o-occupy ng mga stalls sa tindahan sa Pantalan. Pagkatapos ng construction, nito lang July 10, ang mga tindahan open for business. Hindi
namin ako lumaki dahil may tindahan na kami. Nagpapasalamat lang ako sa bisikaso. Sana tulungan talaga nila kami ng maayos. Nagpapasalamat kami sa lahat ng tumutulong sa amin. Masaya na rin kahit kunti-kunti pa rin yung laman ng tindahan namin. Mas maayos yung hanap buhay namin ngayon kasi hindi na namin kailangan maghabulan, maglangoy. Malaking pasalamat ko po talaga. Kasi kung hindi naman na KMJS kami, wala naman ganito. Hindi kami marerecognize na ganun pala yung trabaho namin. Hindi lang para sa amin, para sa mga anak namin na mapaaral namin ng maayos. Soft drinks? Ang ipinuhunan ni Josephine para sa munti niyang sari-sari store mula rin sa donasyon ng ating mga manunood na naantig sa kanyang kwento. Yung first open ko, yan mga lamesa at saka mga gamit lahat, hiniram ko lang. Chance na to para makakaangat ka na sa buhay. Nag-resign ako sa pagka-security guard para may makasama yung asawa ko. At ang magandang balita rito, libre ang upa nila sa loob ng isang taon. Yung babayaran na lang namin is tubig at ilaw. Mas maliit man daw ang kinikita ngayon ni Josephine kumpara nung buwis buhay pa silang lumalangoy at sumasampa ng mga barko. Masaya naman sila, lalo't hindi na nila kailangang sumuong sa peligro. Tis-tis lang muna, kisa yung doon na maglalangoy kami. Sir, kain kayo, sir! Nung time na hindi niya na ginagawa yung paglalangoy, na bawasan na yung kabakot. Noon, critical talaga ang buhay namin. Mas masaya yung mga vendor dahil yung mga tao na ang magpunta dito. Yung site po ng tindahan sa Pantalan, yun ang pinaka most ideal site. Kasi po, katabi niyan 12 government offices. By next year, matatapos na po yung construction ng the biggest terminal. Yung mga pasahero po, lahat po yun ay dadaan na sa Colquera. Isa rin sa mga nakinabang sa tindahan sa Pantalan, ang nooy 7 buntis na si Sherwina na nakuha pang tumalon ng barko para hindi abutan ng maotoridad. Nanganak na siya nito lang Mayo. Yari pati ma, 2 na away ra ako nag-anak. Wala na ako sa Pantalan. Di naman dyan yung magdakang, maglabada na lang ako. Kaya 300 para sa bigas, okay na. Pero nung nagbukas ang tindahan sa Pantalan nitong nakaraang buwan, hindi pa siya nakapag-umpisa dahil kulang ang kanyang puhunan. Happy ako, on the pesto, kesa saan ko yun sa kapital. Mauna mag-direk ako kapital, magdakang na ako. Ang City Social Welfare and Development Office ng Zamboanga City nagbigay rin ng cash assistance pandagdag sa paninda ng ilang mga vendor. Kunting tulong para mas mapalago pa ang inyong negosyo. Thank you. Maraming salamat. Thank you sa lahat ng binibigay ninyo tulong sa amin. Hindi na ako babalik doon sa paglangoy. Mas masaya na yung dito. Habang ang aming programa, nagpaabot din ang dagdag puhunan para kina Josephine at Sherwina. Salon ko yung sinipagpuhon para ako maka-start. Kung yung boses naman natin ikakabuti ng karamihan, magsalita tayo. Yung naisaywalat sa buong mundo, kung ano yung buhay namin, narinig yung boses namin dahil sa KMJS. Sa patuloy na pakikipagsabayan nila sa agos ng buhay, sana makatulong ang lahat ng ito para kahit papaano makaahon sila sa kahirapan. Marami silang pagkakapareho, pati na sa kanilang kondisyon. Pareho rin daw kasi silang gulong-gulo sa tunay nilang kasarian. Once upon a time, sa malayong lupain ng Malita sa Davao Occidental, may ipinanganak na kambal. Ang lalaking sanggol, itago natin sa pangalang Prince. Ang babae, si Princess. Makalipas ang 14 heto na sina Prince at Princess ngayon, parang pinagbiyak na bunga. Kahit pa lumaking magkaiba raw ng kasarian, parehong-pareho naman sila mula sa kilos, pananamit at hilig. Parehas po ako mahilig maglaro ng mga mobile game. Same po kayo, mahilig kami sa basketball. Si Princess, wala pa rin kurba ang katawan, hindi pa rin dinadatnan.
at wala rin siyang dibdib. Kaya marami ang nalilito sa kanila nang nakababata niyang kakambal na si Prince. Yung boses ko po pang lalaki, tsaka yung kilos ko, lalaking lalaki po talaga. Nalilito ako kung ano ba talaga ako, lalaki ba talaga ako, babae. Hanggang si Princess may ibinahagi. Ako po may dalawang ari. Yung ari na lalaki sa taas, tas yung sa baba, may guhit na ari ng babae. At hindi lang daw si Princess ang may ganitong kondisyon. Dahil pati ang kakambal niyang si Prince, tila may dalawa rin daw na ari. Ang ari ko po ay nakadikit parang ari po ng babae. Naangat ko po yung ari ko para makaihi ako. Simula bata, tinuring akong lalaki. Habang lumalaki ako, ramdam ko lalaki talaga ako. Kwento ng ina ng kambal na si Camila, hindi rin niya tunay na pangalan, normal naman daw niyang ipinagbuntis ang kambal. Wala rin daw siyang pinaglihian noon. Yung nakita ko yung ari ng anak ko, nagugulat po ako. Kahit na nalilito sa kasarian ng mga sanggol, binigyan niya pa rin ang mga ito ng pangalan. Pambabaing pangalan na Princess para sa sanggol na mas prominente raw ang ari ng babae. At panlalaking pangalan na Prince para sa sanggol na mas prominente naman ang ari ng lalaki. Sabi kasi ng doktor, huwag mo na pakialaman yung ari. Mamaya na daw pakialaman kapag maglaki na sila, tanungin lang kung anong nararamdaman nila. Nakalagay po sa birth certificate ko ay lalaki. Nakalagay po sa birth certificate ko ay babae po ako. Si Princess, itinuring nilang prinsesa ng pamilya, lalo na ng kanyang Lola Philomena, hindi rin niya tunay na pangalan. Siya raw ang nag-alaga sa kanila habang ang ina nilang si Camila na masukan sa Davao City. Iniwan na raw kasi sila ng kanyang mister nung baby pa lang ang kambal. Namimiss ko po siya eh. Ang hirap po na wala si Mama sa tabi namin, labla sa kondisyon namin ngayon at sa kasarian namin. Gamay pa siya, musuot na siya para sa pambabae. Kinder ako, pinasuotan ako lang ng mama nila ate ng palda, tapos maaba yung buhok ko. Pero nag-iba raw ang kilos ni Princess nung siya'y naglimang taong gulang. Maulaw na siya magsuot para pang babae. May eskwila gani na, di na siya magpalda. Yung mga damit ko na pambabae dati, binigay ko sa mga kaibigan ko, sa mga pamangkin ko na babae. Sinusuot nila. Nung bata pa po ako, piling ko, paglaki ko, babae talaga ako. Pero nung 5 years old na po ako, nag-iba po. Gusto ko na maging lalaki. Sa halip na magdalaga si Princess, gumaya raw sa kanyang kambal. Unti-unting niyakap ang pagbibinata. Pag umihi po ako, nakatayo po ako. Binubuli nila ako. Bakit daw pang babae yung pangalan ko? Pero kung si Princess daw ang papipiliin, mas gusto niyang maging gaya na lang ng kanyang kakambal. Namumuhay po akong bilang isang lalaki. Gusto ko pong magkasawa ng babae at akong bubuhay sa kanila. Malayong hospital dito sa amin. Wala po kaming pera. Hindi ko na pa-check up. Hanggang ngayon po, nalilito pa rin ako eh. Gusto ko pong patanggal yung ari na pang babae. Gusto ko po talaga maging lalaki. Wala po akong idea kung ano po yung kondisyon namin ngayon. Naisipan ko po lumapit sa KMGS para po sa mga anak ko. Kasi matagal na pala isipan sa amin kung ano talaga ang kondisyon ng mga anak ko. Masakit po. Maawa naman po ko sa mga anak ko, sir. Ano nga ba ang tunay nilang kasarian? Kung sakali po sasabihin ng doktor na babae po yung kasarian ko po talaga, tanggapin ko na lang. Tatanggapin ko na lang po kung sasabihin nilang babae ako. Nitong Biyernes, sinamahan sila sa isang espesyalista. Si Prince, meron kondisyon na kung tawagin, hypospadias at cordy. Congenital disorder po ito. Ang hypospadia po is yung retral opening or labasan ng kanyang ihi
is nasa base ng kanyang penis. Tapos, yung corday po, yung kanyang penis is para siyang nakabaluktot. Upon physical examination, ang kasarian niya is legit talaga siya na lalaki. Complete po talaga yung male genital organ niya sa labas. Nandyan po yung penis niya, nandyan po yung testis niya. May problema lang sa form. Ang ganitong mga kondisyon, kaya raw maisaayos sa pamamagitan ng operasyon. May potential din po na magkaroon siya ng anak. Itong kondisyon niya is surgically correctable. Sa dalawang procedure, siguro abuti ng mga 200,000 kung two-stage procedure. Masaya ako dahil sinabi ni Doc na lalaki ako. Gusto ko pong mapaayos to at gusto ko rin itong magkaroon sa sarili kong pamilya. Gusto ko rin pong magkaanak. Sunod namang sinuri si Princess. Ang diagnosis naman sa kanya, yung kung tawagin, 46XY pseudohermaphroditism, isang uri ng sex differentiation disorder. Gayunman, wala raw siyang nakitang testes kay Princess, bagamat kailangan ng iba pang eksaminasyon at laboratory tests. Ngayon, tumutumbok ito na lalaki yung kasarian niya. Pero magbabago ito with the workup. We have to check on the internal reproductive organs. So, meron ba siyang ovary? Or meron ba siyang testis na doon sa loob? Ito yung working diagnosis natin sa ngayon. Hindi ito final diagnosis. Saya po at medyo may konting kaba. Pero may pagdadaanan pa po daw mga test. Tatanggapin ko na lang po kung ano ang magiging resulta ng test namin. Tingin ko po sa sarili ko ay lalaki po talaga. Happy naman po ako kasi nalalaman ko talaga kung anong totoo. Tanggap ko naman po yun kung anong resulta. Gusto ko po ma-operahan yung mga bata po. Mangingi lang po ako ng tulong. Yung sa tao mismo, kinakailangan malaman niya sa sarili niya ano ba yung kasarian na gusto niya. Kasi ito yung huhubog sa kanya bilang tao, napakahirap sa sitwasyon nila. Kasi habang lumalaki sila, hindi nila sigurado ano nga ba yung gender ko. Malaking bagay yung pagtanggap ng pamilya. Lipas na ang panahong kailangan ng mga itong itago para higit na maunawaan at upang ang may ganito ring kalagayan mabigyan ng pantay ding pagtrato. Katulad ng sa ibang mga kasarian, maipaglaban nila ang kanilang mga karapatan at hindi kinakailangang maikahon ang pagkatao at kakayahan. Sabi ko po sa kapatid ko, kahit anong mangyari, nandito lang po ako. Sa makakapanood po sa amin, sana po natanggap nila, hindi nila bubulihin. Sana po matulungan din po sila, kagaya namin. Pagod ka na ba sa kakatrabaho at pagiging empleyado, pero hindi ka pa rin umaasenso? Maski anong budget mo, hindi pa rin nagkakasya ang iyong sweldo. Meron ka bang naitabing pera na pwede mong palaguin? Aba, baka ang swerte mo nasa pagnenegosyo. Bagay na pinag-aralan, sinugalan at pinagtagumpayan ng celebrity couple na ito. Nandito na si Chito at ang misis niyang si Neri na mula sa simpleng pagtitinda ng tuyo, ang negosyo lumago! Meron na sila ngayong mga restaurants, beddings, and sleepwear brands, salon, apartments, at rest house. Chito and Neri, anong formula para umaman? First of all, di ko talaga matanggap na mayaman ako, pero... Ilan na ba restaurant nyo ngayon? I think I have 6 yata na branch. Wow! Ako, I have 3. Meron pa ba? Hindi na nila mabilang sa estado nyo ngayon. Hindi na kayo nag-aaway tungkol sa pera. Pwede ba kayo mag-collab ng Eraser Heads? Ganda yun. Oh, di ba? So, hintayin natin siyang kumulo para lumambot. Yun yung pagkakala. Dapat kay kendeng-kendeng ka, Daddy. Kendeng-kendeng. O, di ba may laruan ako? I know you went through a really horrible time. Paano nyo nalagpasan yun? Sa mga gustong yumaman at maging mas matatag sa buhay, ang kwento ng mag-asawang Chito at Neri ang para sa inyo.
Nitong Huwebes, binisita ko sina Chito at Neri sa isa sa mga restaurant nila sa Tagaytay. Chito, Neri, salamat sa interview na to. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Paano ba umaman? Kayo po, makakasagot yan. Paano ba? Wala akong restaurants katulad nito. Lahat na nabibili po namin, pinag-iipunan talaga din namin. Like for example, this restaurant, may goal pa rin kami. Tsaka ang tagal ng process. Okay. It wasn't like we already knew the formula. Marami po kami napagdaanan ng mga mali. From our mistakes, nagiging better yung mga decisions namin when it comes to investing. Hanggang umabot sa point na more successes na than mistakes. We're just very smart with our money po talaga. So, hindi agad-agad? Hindi po. Ang tagal po ng process. Tapos, ang daming supply din talaga. Nagbabudget pa rin po kami. Passion talaga. When we get money, the game is how to make more money po. Palaguin parang pa. Ganun, hindi how to spend it. Yun ang sikreto. The more that you have, the harder you have to work for it. Yes po. Totoo po. Kailangan talagang paghirapan. Like ko sinasabi sa mga ibang nagtatanong sa akin, tamang inggit. Di ba usually, may inggit pero sisiraan mo yung tao. Pero pag nakita ko, gusto ko niyan. Anong ginagawa mo? So, may maganda sila mga ginagawa, gagayahin ko. From them, oh, ganda nung term na yun ni Neria. Tamang inggit. Kasi natural sa atin mainggit, lalo na 'di ba mga makikita mo kung anong mga nabibili nila. Ako, lalo sa social media, yeah. 'Di ba makikita mo. So may correct response doon, no, Neri. So pag nainggit ka, paano? Dapat gayahin mo kung paano, hindi yung dinidiscredit mo yung mga tao. Like ako, feeling nila dahil ako successful because of Chito. Hindi. Magka-ibang pa nga po kami ng pera eh. May bangko siya, may bangko ako. She has money to play with. Ako naman po yung provider. Doon natuto ko kay Chito kung ano yung pera mo ganyan, itabi mo yan, eto lang. Pag may sobra na din, okay, pwede na. Delayed gratification. Oo, pwede ka na. Parang sabi niya, kung sa tingin mo wala kang pera niyan, huwag mong bilhin. Kung ano lang yung kaya mong bilhin, kunwari ito yung gusto ko, dito ka lang. Dito ka man sa Hana. Siya for the longest time. Sasakyan niya, liit lang, na hindi siya pang rock and roll talaga. Kung may gusto kong bilhin, sabi ko, hindi ko bibili niyan pag pinag-iisipan ko pa. Bibilin ko yan pag umabot na sa point na hindi ko na siya kailangan pag-isipan. Oo. Welcome to Parokya ni Edgar! Si Chito, bokalista ng bandang Parokya ni Edgar. Si Neri naman, nakilala nung sumali sa isang artista search taong 2004. Hanggang ikinasal sila noong 2014. How long have you been together? 13? Pero as, magte-10 years na po kami next year. Ano ba kayo? Hashtag relationship goals. Mga ganun. Para ka talaga kami mag-best friends lang po talaga. Tapos sobrang lambing talaga na isa-isa. Parang kabarkada na kahit gano'ng kakulit, gusto mo lagi mong kasama. Pag sinasabi niya na nakakairita ka, sabi ko, okay lang yan. The feeling is mutual. Parang wala naman perfect. Yung mga anak nyo, kamusta? Healthy. Healthy. Makulit. And makulit and smart. Pilyo, pero sobrang mabait. Pero chitong chito. Si Neri, laki sa hirap. Saan ba ako pinanganak? Sa papag lang. Lumaki ako sa murahan. Pero may pangarap ako. Yung nanay ko, inalis kami dun sa lugar na yon. Pinag-aral kami. Kahit hirap na hirap, kahit promissory note lang, naniniwala ko ang taong masipag, hindi magugutom. Kung nag-aarap kayo ng sign na magnegosyo, ito na yon. Paano kayo nagsimula magnegosyo? Saan nyo kinuha yung kapital? When I started earning from the band, naset na po sa utak ko na hindi palaging kikita. So what I did with my money was, instead of spending it, I just invested it invested it. Ayun. So, magaling siya. Ang kanilang unang business venture, botika at convenience store. Yun nga lang, nalugi ito. Pero sumubok ng sumubok hanggang naka-jackpot. Neri, ikwento mo naman yung parte. Paano ka nagsimulang magnegosyo? Dahil mahilig ako magluto, yung gourmet tuyo, dun siya nag-start. Yung friends ko, natikman siya. Tapos nag-order na sila and then eventually, na-invite na rin ako sa mga bazaar. Dati nga nakikilagay lang po ako nung lamesa sa bazaar ng parokya. Ngayon, may sarili na ako. Sila na yung nakikilagay sa akin. Tapos ngayon, nagkaroon na siya ng truck, may factory na siya. Dahil sa tuyo. Dahil po sa tuyo. Paano kayo nagsimula na magkaroon ng mga restaurant? Kasi ilan na ba restaurant nyo ngayon? Dalawa lang po yung branch namin. I think I have 6 yata na branches. Ako, I have 3. Wow. 3 lang ba ako? Kasi magkahiwalay talaga kami. Bilangin natin lahat. 11, 12. Lime and Basil Baguio. 14. Samyupsal. They've lost count. Hindi na nila mabilang ang dami ng mga restaurant nila. Pero same lang din po kami ng group. At dahil malamig sa Tagaytay, ang masarap na pampainit, bulalo na ang recipe ishinare sa akin ni na Chito at Neri. Ngayon, ipapakita ni Chito and ni Neri yung kanilang pambatong bulalo dito sa kanilang restaurant na ang original recipe from Ma'am Tess Mojica. Pero syempre, Neri, alam mo na rin to dahil kayo yung proprietor. Ang sikreto ho nasa sabaw. Apo. Kailangan puro-puro siya, wag laging lalagyan. Hindi flavoring, no?
Wala. Eight years yan. Sira. 4 hours lang. So hintayin natin siyang kumulo para lumambot. Ito yung sugar. Ah, may sugar din. O naman maglalagay ng asin para may silbi ako. Oo nga. Pero nandun yung siguro yung test kung ano yung masarap na bulalo. No? Yung konti yung gulay para mas malasahan mo yung sabaw. Dapat kay kending-kending ka, Daddy. Kending-kending. O di ba may laruan ako? Ako ikaw ba nagsusulat ng mga kanta nyo, Chito? Opo. May bandmates help po. Pero yung inuman na, buloy, halaga. Yung buloy, ikaw yon. Opo. Si Neri, natural, di ba, na food business. Opo. Pero ikaw, ni sa hinagap ba, pinangarap mo na mapupunta ka sa food business? Eto kang rock and roll. Hindi po, pero magaling din po ako magluto. Ah, talaga? Kanyang itlog? Hindi talaga, nanonoko. Eh, nandito na rin lang naman tayo kina Chito at Neri. Inspired nung kanta ni Chito na sabi ni Neri ay naisulat ni Chito dahil... Dahil may restaurant na pinuntahan nila, di ba? No. Tapos wala lahat. Actually, hotel na room service kami. Lahat ng order namin wala. Kasi anong meron? Orange juice. Ayun pala yun. Meron ba kayong bulalo? Meron po! Waiter! Yan! Okay. Wow! Meron! Kayong chop suey? Meron din! Pero order mo na muna yung chop suey kasi bulalo lang niluto namin. Pero chop suey, meron din. Masarap din. Talagang tagaytay bulalo to. Bulalo na! Talo-talo na! Another important, we diversify also. Lagi ko sinasabi sa kanya na huwag laging restaurant. Kaya ako sigurista. First of all, gusto ko mga renta yung mga long term. Meaning, apartment, ganon. Tapos, gusto niya rest house, yung rental talaga na daily. Mas malaki talaga yung income doon. Bumili po ako ng mga properties and townhouse para pwede ko pa rent while I'm busy with the band. Nandun ako sa mga negosyo na hindi ko masyado kailangan tutukan. So ito yung kasabihan sa Ingles na don't put all your eggs in one basket. So pag marami na po kayong itlog, marami na kayong pera o mga asset, wag lang sa iisang linya. Wag nyo isusugal lahat sa isa lang. Kumbaga sa 10 na yun, kung may mag-fail man na 5, may 5 ka naman na iba, totally different. Pero ang dami pa rin nun ha, Chito. Paano kayo nagkaroon ng ganong karaming negosyo? Again, always team up with smart people. Lagi ko ine-educate din po yung mga followers ko, especially mga babae, na you should have your own money. Tama. Just in case may mangyari, wag naman sana magloko si mister. At least hindi yung mahihirapan kang bumangon uli. Di ba? Parang hindi... Pero hindi ako magloloko. Hindi ko naman ikaw. Hindi naman, baka yung iba. Depensive. Dapat financially independent din. No? Kasi maraming mga nanay, maasa nga lang sa ibibigay ng asawa. Di ba? Saka iba rin po yung confidence nung babae. Totoo yun. Diba? Kapil ko tayo. Totoo yun. Pag kumikita ka ng sarili mong pera, diba? May boses ka sa bahay. Parang gano'n. I think that's very important. Marerespeto ka. Sa mga husbands naman, you need to be very supportive of that because what she's doing is important to her and it's important for the family also. Hello po, ako po si Neri, isang very hands-on na negosyante. Neri, may book ka daw. Yes po. The book is about Why is a Missus? It's about my entrepreneurial journey din. So para at least guide my mga practical tips for young women. Ang tawag kay Neri is Why is na Missus? O Why is Neri? Ang galing ah, sinakaisip nung branding na yon. Mag-boyfriend girlfriend kami, so parang very wais siya. So hashtag ko, wais, kahit di pa misis. Alam niyo kung gaano siya kawais? Kasi yung wais na misis, tagline niya na isang brand ginamit niya. Pina-IPO niya sa kanya na ngayon, ganun siya kawais. Hindi na ngayon magamit na ibang trademark brand. Trademark sa akin na po siya. If they need to use it, they need to pay her. Or they need to get me as... Ganun siya kawais. Wais siya talaga. Pag may nagtatanong po sa akin na ano bang right negosyo for them, kung may ma-advise ako, maghanap ka ng problema sa bahay nyo, anong solusyon dyan? Then, pwede siyang pagkakitaan. Just like yung beddings ko. Problema ko siya na parang gusto ko maganda beddings ko. Nakapagkwento ka lang ako sa kaibigan ko. After a week, may beddings na kami. Pero sa mga gustong magsimula ng negosyo, ano nga ba ang mga dapat tandaan? If I may ask you, Chito and Neri, anong formula para yumaman? Hindi yung sipag lang ng sipag, pero wala kang
plano. Kailangan may plano ka. So ang formula ni Neri is sipag plus action. Action. Yeah. Non-stop learning. Aside from hard work, right decision, tsaka right people to be with. Yung mga taong kasama nyo, hindi dapat kayo pagandahan ng kotse. Sa estado nyo ngayon, hindi na kayo nag-aaway tungkol sa pera. Kasi unfortunately, yung pera ang madalas pinag-aawayan ng mga mag-asawa. Eh. Never tayo nag-aaway sa pera. Pero we always fight. Tungkol saan? Di mo na naman pinatay yung electric fan, yung TV. Ako simple things po. Marunong naman ako manuyo. Talaga. Pero kasi, ba't ka nanunuyo? Dahil? Kasalanan ko eh. I know you went through a really horrible time. Paano nyo nalagpasan yun? For her, I think I really supported her. Don't feel bad. When you step out, the world is not that bad. Paglabas niya, everyone was so kind sa kanya. Siyempre sa social media, it's totally different. Talagang people are mean. Si Chito talaga yung umulalay lahat. At talagang hindi ako iniwan. Even the brands, they said, okay lang yan. And even us, we just joke about it. Oh, no, I can't. What I know is, now when they say Chito and Neri, people don't remember that anymore. Now when they see you as a couple, relationship goals, yaman goals, family goals, ano masasabi niyo doon? That dark part that you were talking about, I think it inspired also other couples. Nakita mo, ito pinagdaanan nila, hindi sila natinago. And they saw us still continuing with our lives, being happy with each other. And di sumuko. Di sumuko, tas still masaya pa rin kami. And that won't define you, diba? Yes. Mm-hmm. Kung sumuko ka, hindi ko makikita na iyan yung beautiful babies ko. I have negosyos, diba? It may take time, it may take years. At the end, pag binili ka mo, makikita mo lang na it was a necessary detour. It was a necessary pitfall that you had to go through. Kasi baka nga hindi kami ganito kalakas kung hindi namin napagdaanan yun. So, pero wag niyo nang gawin. Oh, ingat ha. Ingat. Diskarte, bilib sa sarili at tamang atake sa bawat kanta. Isasama kita sa malupit at astig kong parokya. Hashtag Chito Check. Chito, ikaw, anong plans mo? Alam ko, kinuha ka ng GMA, no? Teleserye, joke. Coach po ako sa The Voice. Pero dapat abangan ka sa The Voice kasi mas makikita yung ibang Chito Miranda. Kahit yung co-coaches ko, nakala nila masungit nga ako. Mukha ka naman taga kasi masungit. Pero it's so exciting. Mag-showbiz ka pa. Lagi ako tinatanong, pero parang okay na po ako, nasan ako ngayon. But I'm not closing doors. You still enjoy acting, but right now, ayaw mo muna. Oh, saka may one-year-old kid pa ako eh. Pampaga na! Chito, buo pa raw ba ang parokya? Sobrang buo pa po. Gusto ko lang po i-take yung opportunity na sa lahat ng tumulong kay Gab, sobrang salamat because one of my bandmates got cancer last year and everybody helped out. Thank you. Now it's back to normal. In na in ang mga concert ngayon ha. Pwede ba kayo mag-collab ng Eraserheads? Nako, mahirap yan talaga. Mahirap yan sa totoo. Hindi, fans kami ng E-Heads. Sila nga magsama-sama, nahirapan sila. Ganda yun. Oh, di ba? Oh, gusto ko yun. Kasi ano din ako eh. Dream ko din talaga yan. Pero I know them personally, it's gonna be so difficult. Sagarin na natin. E-Heads Parokya River Maya na original. Oh, yan talaga. Yun ang ultimate. Pumapalakpak sila. River Maya with bamboo pa. No? Ay, nako. Advice sa ating viewers and followers. Kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon, lagi nyo tatandaan, hindi palagi nandiyan. Kung feeling nyo down kayo, lagi kayong magpakabait. Kasi sinusuklian talaga ni Lord yung kindness natin. Chito, ikaw. Never focus on your disadvantages and don't focus on the other people's advantages. Parang tamang inggit nga. Ba't siya nagawa niya? Isipin kaya ko din. Find inspiration and use it na as your guide. Let's use that word more often. Tamang inggit. Galing yun kay Neri and kay Chito. Papa-IPO ko na. Tama. Sabi ng iba, ang maswerte sa pera, kadalasan, malas daw sa pag-ibig. Para kina Chito at Neri, pwede naman palang isang pagsakan. Thank you, Chito. Thank you for having Neri. Us also. Ang dami naming nakuhang napaka-importanting life lessons from you. Hindi lang tungkol po sa pagyaman. Salamat. Maraming po. Salamat. Isa ito sa pinaka-nangungunang tourist destination, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Itinuturing ng marami na paraiso ang bayan ng El Nido sa Palawan. Pero sa kabilang dako ng El Nido, sa masukal na barangay ng Mabini, pagkagat ng dilim,
Ang mga residente, kinakalmot daw ngayon ng takot. Ito'y matapos kumalat ang balita. Meron daw ditong gumagalang nagpapalit anyong nilalang. Gabi-gabi, hindi na rin po kami lumalabas ng bahay kasi nga natatakot na. Tatakot na rin kami, lalong-lalo na sa mga bata. Ang pruweba, ang mga nakunang litrato ng isang dalagita na di umano kinalmot ng isang nilalang. Ang biktima, ang 14-anyos na si Jana. Hindi niya tunay na pangalan. Jana, tulungan mo ako dito. Ayon sa kanya, nakainkwentro niya ang nilalang nito lang nakaraang linggo. Mag-aalala sa ice na po, naligo po ako doon po sa balon. Pagkatapos ko po maligo, pinahawak po ako doon sa may motor kasi po nag-aayos sila. Yung buho ko po kasi parang nag-atake po siya sa mukha ko. Bumalik sa balon si Jana para kunin ang naiwan niyang panipit. Pero ang hindi niya alam, meron daw pala sa kanyang nag-aabang. Parang may napansin po ako sa may ilalim ng sitaw ng mama ko po na tanim niya. Para pong may nakaupo na aso doon. Habang kumukuha po ako, pag harap ko. Tumalon po sa harapan ko. Parang humawak po siya sa ganito ko. Yung style niya po, aso lang. Hanggang ang aso, si umano, biglang nag-iba ng anyo. Yung buhok niya po, mahaba na puti. Yung kamay niya po, medyo yung dito po, dikit-dikit. Tapos po yung kuko niya po, medyo yung haba po, kalahati ng daliri ko. Matulis po. Sumigaw ho siya na kaya yung mister ko pati yung anak ko, kumana na pumunta sa kanya sa balon. Ang matandang babae, bigla raw naglaho. Alam ko kung tuklaw siya ng sabi ko sa kanila, yung ita ko pati light, nag-ikot ako dyan, hinanap ko talaga, hindi ko man nakita. Hanggang si Jana, napansin na lang ang mga kalmot sa kaliwa at kanan niyang braso na nasa 6 pulgada ang haba. Dito po, dito po. Sa mga kapitbahay namin, wala man po kami nakikita na mahaba ang buhok. At nangyari sa braso niya, talagang naniniwala ka rin may aswang talaga. Tingin ko po, aswang na po yan. May oras na parang tulala siya, na parang malalim ang iniisip. Pagkapon, ako nag-aikot dito sa bahay. Gabi na ako na uwi. Diyan lang ako sa mga damuhan, nag-akumasid para maproteksyon ako ng pamilya ko. Mula noon, si Jana madalas na raw binabangungot. Yung unang gabi po na yun, na nangyari po, nakapanaginip po ako na yung babae na yun po bumalik. Kahit sa pagtulog, kalapit talaga namin. May oras na natutulog siya, natawag sa akin na, Mama, dito ka sa kalapit ko, hindi na naman ako makatulog. At nangyari na nga sa kanya na yun, pinagawaan ko na siya ng pangontrat. Ginawang supot-supot siya na may kulay pulang balot, nakatali ho sa baywang niya. Ay sabi nila, Ma'am, lagyan daw yung bubong, lagyan daw ng buho. Kaya nilagyan ko na ng buho ngayon. Yun daw ang pangontra kasi pag sumabit siya doon, mahuhuli siya. At sa pangangalap nila ng impormasyon, nakarating sa kanila ang balita na hindi raw ito ang unang beses na di umano may umatake'ng misteryosong nilalang. Yung nararamdaman mo na lang takot talaga? Talagang aswang po yun. Isang linggo bago ang pag-atake kay Jana, di umano, nauna na itong manggambala sa bahay ng 24-anyos na si Mabel. Namuntikan pa raw matangayan ng isa niyang anak. Kasi magugas po ako ng plato. Narinig ko na lang nag-iyak. Anak ko yung bunso, tumatawag po sa atin niya na ate-ate. Nakita ko po yung matanda na malapit na pong hawakan yung ito. Niyakap ko na po, sobrang ano po ng katawan niya, panginig talaga. Tsaka po ako, nagsigaw na humingi po ako ng tulong. Pero iisa nga ba ang di umano nilalang na umatake kay Jana at sa anak ni Mabel? Pinagkaiba lang po siya, may galo. Ito po wala, parang namagala ang katawan niya. Ako sir, naniniwala ko kasi ako po mismo nakita ko. Pero anong nilalang kaya ang posibleng kumalmot kay Jana? Ang kuhang litrato, ipinasuri namin. Doon sa nakita ko na picture, mukhang malalim talaga siya kasi dumugo siya eh.
Hindi natin masabi kung ano, sino ang kumagat or kumalmot. Hindi natin ma-identify kung animal or human. Kung makakalmot ka ng pusa o aso, yun sa scratch po, ugasan lang nila ng maigi. Pumunta sila sa health center kasi reversible ang rabies. Isang diagnosis na pwedeng ibigay sa kanya ay yung tinatawag nating adjustment disorder. Na-shock yung pag-iisip niya, tuloy natulala na lang siya. Kaya nag-a-adjust siya sa nangyari. Posible na nagamit niya yung mga common objects or animals sa paligid niya, tapos na-incorporate sa dream niya. Panahon ngayon na moderno na, nag-aaral na tayo ng science, laganap pa rin ang paniniwalang ito. Sinasabi ng mga anthropologists, may saysay siya. Minsan, yung mga bata, no, para hindi kumalat sa kalye pagkagabi, ginagamit na panakot at pangdisiplina ng mga magulang. Ang mga turista naman, naniniwala man sila o hindi, na-appreciate nila ito kasi bahagi po ito ng kultura at kamalayan, no, ng local residents. Nangyari man itong insidente ng aswang o hindi, yung mga tour guides natin ay trained para po alagaan yung ating mga turista at bigyan sila ng mga instructions kung paano po maiwasan na aksidente o masaktan, mga harmful animals. Sa hindi naniniwala, okay lang din siya. Importante po, nagbabala po ako na may ganun. Nakita po namin na iba ang klaseng hayop po na yun. May pagkademonyo na po yun. Kung sa kanila po, hindi po sila maniwala. Okay lang naman po sa akin. Basta po kung oras po na may mangyari sa kanila, wala na pong sisihan. Gayunman, pagputok ng araw, lahat ng takot, napapawi, napapalitan pa rin ng pagkamangha sa ganda ng kanilang bayan na talaga namang makapanindig, balahibo. GG o gigil na gigil ang parentals kung ito ang inaatupag ng kanilang mga anak. Cellphone na naman kayo ng cellphone! Facebook kayo ng Facebook! Kakatiktok mo yan! Pero mahahigh blood pa rin kaya sila kung malaman nilang sa kaka-cellphone o hindi kaya kaka-FB o Facebook, pwedeng kumita ng daan-daang libong piso buwan-buwan? Yung February to March, umabot po siya ng 290,000 pesos. Is that for real? Paano? Ang dating product specialist sa isang mall na si Jose, nawala ng trabaho nung nagka-pandemya. Hanggang natuklasan daw niyang pwede palang kumita sa paggawa at pag-upload ng videos sa YouTube. Hello guys, good morning. So welcome dito sa ating YouTube channel. Paano nga mapadamihin ang inyong Facebook follower? That time, kailangan pa po namin talaga maghanap pa ng pagkakakitaan. Pinag-aralan ko. Si Jose gumawa ng mga video tutorial. Usually, mga troubleshooting sa cellphone. Hello guys, my name is Josh from the Home Base Edit and today tutorial. Ang kanyang unang nakubra sa mga in-upload niyang short video, mahigit 8,000 piso. Yung earnings ko po, na-surpass po yung earnings ko sa trabaho. Nung November po, dito po ako nag-full-time na po sa pagkikreate ng short videos or Facebook Reels. Ang mga ginagawa niyang short videos mula 60 hanggang 90 seconds lang. Ito, sample. Ayan, so mula dito guys, pwede ka na dito mag-tutorial. Habang ang mas mahahabang videos naman, nasa 5 minuto ang haba kung saan maaring mag-place ng ads o patalastas. Mula noon, palaki na raw ng palaki ang kanyang kita. Una ko pong na-earn 7,900 pesos. Second month, 97,000 pesos po. At magugulat kayo sa sunod na niyang naging sweldo. February to March, umabot po siya na 290,000 pesos. Eto guys, yung tatlong tips na pwede kong i-share sa inyo. Wow! Nang dahil sa Reels, nabago ang buhay ni Jose. For real! Dati po kasi namamasahe kami, ngayon hindi na po. Nakabili po kami ng brand new motor, nakapag-invest po kami sa bahay at lupa. By next year po, for renovation na po siya. Dati po talaga, wala kaming oras, puro trabaho po yung ginagawa namin. Kapos pa din po yung kinikita namin. Dahil po sa Facebook Reels, mas marami na po akong oras sa pamilya. See you again next time. Bye-bye!
Si John Limuel naman mula Pasay, sa loob ng 3 linggo, kumita ng 70,000 pesos. At ang puhunan lang daw niya, laway sa pagla-live sa TikTok kasama ng kanyang kaibigan na si Balong. 2015 pa lang nakilala na sa mundo ang pagva-vlog ni na John Limuel bilang miyembro ng Bakla ng Taon o BNT. Anyways, thank you, Jessica. Pero nito lang nakaraang buwan, nag-TikTok live si na John Limuel habang may suot-suot na wig. Wala tuloy. Galanggong! 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 Habang nagla-live ako, nag-aayos ako ng wig. May mga nagsasend ng gift. Hanggang sa inengganyo na raw niya na gawin ang nauuso ngayong AI live o Artificial Intelligence Live. Dito, ang followers ni John Limuel, mapapadalhan siya ng gift stickers gaya ng rose, soccer ball, goal, at fire. Slam! Gagawan mo siya ng mga arte-arte per gift. So, tuwa sila sa mga pinaggagawa namin. Yung mga gifts, may corresponding points siya. So, depende sa pinurchase mo. Merong piso, may halagang 50 pesos, may halagang 99. Sa 1 hanggang 2 oras na pagla-live, nakakalikom daw si na John Limuel ng gifts na ang katumbas mula 7 to 16,000 pesos. Kaya sa loob lang ng 3 linggo, nakaipon na nga siya ng tumataginting na 70,000 pesos na pinaghatian nilang dalawa. Inilaan po namin siya sa mga dapat paglaan. Hindi po kasi hinati namin. Siyempre, may kanya-kanya po kaming gastusin. Galanggong! Galanggong! Hug! Ay mga kasangga, welcome ulit sa panibagong video natin dito sa... Si JV naman, noon pa man, hilig na raw ang pagpo-post ng mga kuha niyang videos online hanggang sa nakita niya ang potensyal ng Facebook Reels para ma-market din ang kanyang e-commerce business. Pero sa una, the struggle is real daw talaga. Nahirapan nga po ako sa pag-edit dahil umaabot ng mga 3 to 4 hours sa isang short na video. Sabi ko, teka, hindi ko pa naman alam yung Facebook Reels, bakit hindi ko na lang isabay sa pag-aaral ko? Kaya ang ginawa niyang content, tutorial videos kung paano gumawa ng Reels. Kaya naman tara, pag-usapan natin to. Araw-araw nag-aaral ako and then kinokontent ko na rin po siya. Paano nga ba dadami ang mga nanonood ng videos ko? Hanggang ang account ni JV na monetized na. Nakakatanggap na siya ng sweldo mula sa una niyang in-upload. At ang kanyang unang paycheck, papasok na ngayong buwan. Magkano naman kaya ito? As of August 11, ito na po yung kinita natin. Sa mga gusto ring kumita, ano nga ba ang dapat gawin para ma-monetize din ang inyong mga ina-upload na reel? 3 ang requirements. Sabay-sabay tayong malibang, matuto at kumita. At alamin kung paano kikita kahit pa ng hanggang 100,000 piso sa reels. Umabot po siya ng 290,000 pesos. Sa aming pagbabalik. May ilan, hindi na lang ginawang simpleng libangan ang pag-Facebook. Kinarir na rin ang paggawa at pag-upload ng Reels. Paano nga ba dadami ang mga nanonood ng videos ko? Kung saan ang iba, kumikita pa ng 100,000 piso kada buwan. Yung February to March, umabot po siya ng 290,000 pesos. For real! Pero paano nga ba kumita o ma-monetize ang maiksing videos na ito? Kung halimbawa nagkaroon ka ng ganitong karaming views sa reels mo, pwedeng may incentive ka. Another way is yung mga viewers mo, pwede kanilang padalhan ng Facebook stars. May value siyan, $0.01 ang isang Facebook star na matatanggap mo. 3 ang requirements, kailangan maging kilala ka sa isang topic. Pag-isipan mo kung ano yung mga maari mong i-discuss tungkol doon sa topic na yon, na kaya mong i-discuss in 1 minute. Ang pangalawang challenge mo is paramihin mo ang views niya. Yung third, yung monetization. Yung mga taong nanonood ng video, they are there because they want to learn and they want to be entertained. Kaya kailangan talaga mas maging responsable tayo sa ating content. Yung reels natin, magiging safe lang siya. Depende sa pag-iingat din ng may-ari. Ang maaaring maging danger, yung merong gumamit ng content mo, tapos i-upload ng iba,
ang pinakamalaking pro sa freelancing at gusto ng mga kabataan yung hawak nilang sariling oras. The cons, obviously, the salary or the income is not consistent. Samantala, si JV na kaka-monetize lang ng account nung nakaraang buwan, matatanggap na raw ngayong buwan ang kanyang unang sweldo. Sahod reveal naman dyan! As of August 11, ito na po yung kinita natin. Nasa $700 mahigit na po ang kinita natin sa pag-upload lamang ng Reels. At ngayon nga pong katapusan ng August, ang estimated na kikitain ko ay 50,000 to 60,000 pesos po. Honestly, nung nagsimula talaga ako, hindi ako about do sa monetary. Isa sa pinaka-fulfilling sa akin is kapag merong nagme-message, may mga bagong tao na natutulungan ng mga videos ko. Sa mga nagbabalak mag-reels, real talk lang. Tara, check mo to. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang iisipin kung paano lang kumita. Dapat din syempre kung paanong ang ginagawa niyong video magiging instrumento ng pagkatuto at pagbabago. Thank you so much for watching. See you again next time. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.